Sabi ko nga kanina, kayong dalawa ay mga iconic comedy actors. Choice nyo ba talaga ito? Or kung bibigyan kayo ng choice, eh, mas gusto nyong mag-drama? Kasi I know pareho kayong equally good pagdating sa drama, eh. Si Sis, gusto niya mag-drama. Hindi, ako naman walang ano. Basta kung ano yung maganda yung kwento, maganda yung... At alam naman natin talaga na maraming makaka-relate, marami kang mapapasaya, marami kang mabibigyan ng inspirasyon sa kwento ng pelikula. Why not? Uge, ikaw. Magaling ka mag-drama, Uge. Parang si Mamang. Comedy muna. Pero yeah, yung sa ngayon mas gusto muna namin ngayon ng ano, mag-comedy muna tayo na. Patawa muna. Ano muna tayo? Mag-comedy. Oo, yung halakhakan sa sinehan, yung sabay-sabay, yung halos magdabog na, magsahampas. Pinagahampas. Pinagaganyan. Yes! Yung tawa, yun talaga yung gusto ko. Oo. Oh. Pero, teka muna, itong Becky and Badet, kasi kayong dalawa in real life, eh, close kayo eh. So, gaano kalapit in real life ito sa inyo? Hindi rin kami, kung hindi kami magkasama sa isang project, si sis ay busy sa maraming bagay. Ako rin naman, tapos may mga times na wala ako sa Pilipinas. Yun ang hindi katulad ni Becky and Badet. Si Becky and Badet, Diyos ko, pati pamilya nila, pati nanay nila, close. So talagang halos magkapatid sila. Kasi nga, elementary pa lang sila. Sila na na yung magkakamit sa school, hanggang high school, hanggang yun na nga. Sila pa nagplano sila ng mga bagay-bagay para sumikat. Sila pa rin. Yun. Sa amin naman ni sis, kahit kabaligtaran naman nun is, close kami pero hindi kami lagi magkasama. Pero once tama kami, parang hindi naman kami nag-iwalay. Nagkakapikunan ba kayo? Kasi lahat naman ng close, di ba? I mean, at some point, nagkakapikunan niyang mga yan eh. Mm-mm, mas ako yung napipikun sa kanya. Bakit? Ang harot yung hindi niya alam kung kaya igil. Hindi niya alam. Gusto ko nang matulog, gusto ko tahimik, ganon. Kasi nagre-reserve ako ng energy. Mag-iingay-ingayan siya. Yung, ay, sit, ayan na, game na. Yung ganon, tapos gigisingin niya ako. So, naiinis ako. Kasi nga, di ba, sabi nga may kasabihan, magbiru ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Eh, siyempre, puting, nagre-reserve ng energy. At saka, aminin natin, ito na tayo sa edad natin na madali tayong mairita. Lalo na kung nagtitipid-tipirang ka ng social battery or ng yung battery mo ba today, tinitipid mo, no? So, baliwan. Pag baliw-baliwan si Pokwang yun, nag-iingay-ingayan, yung ganon. Kasi naiinip na yun, naiinip. Gusto niyang umalik. Ayan. Pag naiinip ako, malikot ako. Gusto ko, marami akong ginagawa para makalimutan ko yung naiinip ako. Kailangan meron kong kakasabihin. Baliw-baliwan. Eh si Uge, sleep siya kasi titipid siya ng energy niya. Kasi hanggang mamayang madaling araw pa siya nakatoka eh. Nag-ingay-ingayan. Eh, sis! Ayan na! Ganun-ganun. Irita. So, na-irita? Inampas ko nga. Tapos tinampas ko yung ganun-ganun siya. Tapos hindi ko na pinansin ng isang buong maghapon. Pero next shooting day natin, aba, ang daming ano sa akin ni Uge, ang daming pakeme. Ang daming pag-gear. Sis, dinala kita ng ano, sis. may ano tatawag doon? Yung ano, yung gift, yung parang reconciliation gift, parang pati na tayo gift. Ganun lang. Ay, ino. Yan ang